Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 27, 2024 at pangalawang topic po natin ito for today. Ang dami kasi nagtatanong, bakit hindi nyo tinanong si VP Sara nandiyan dyan na? Diba kayo yung nag-iimbita? Bakit hindi nyo nga tinanong? Diba? Minsan nagtataka ka eh, bakit nga ba hindi agad sinalang si VP Sara samantalang inyo na itong napatake oath, no? Nag-take na ng oath ito, so handa na siyang sumagot. Okay? So, ito ba'y strategy? Pero, maganda naman kasi yung naging strategy ng ibang mga mambabatas dito. Kasi baka naman talagang wala silang balak tanongin si VP Sara on that moment. At ang tinanong nila, eh yung mga SDO, bakit? Bakit? Kasi yung SDO ang tinuturo ni VP Sara na may alam. Remember, pati yung mga kakaibang mga resibo, si VP Sara sinabi niyang wala siyang alam at sa SDO ang makakapagpaliwanag niya. Since sinabi mo yan, sino ang dapat tanungin? Pansamantala na bago ikaw, edi yung SDO. At sa SDO malalaman kung bakit nila binigay yung pera doon sa mga tao mismo ni VP Sara. Sino? Si Colonel Nolasco? Doon binigay ng DepEd. Yung disbursing officer na si Edward Fajarda? Wala rin siya. Wala rin siyang alam. Lahat binibigay niya. No? Paunti-unti. Ito naman ay weekly daw binibigay. Mga 4 to 6 million binibigay niya kay Nolasco. Kaninong utos to? Diba? Bibigay niya ba yun? Ganun siya ka-close kay Colonel Nolasco, ganun niya ito kakilala. Of course, sino mag-uutos niyan? Walang iba kundi ang head of the agency. Si VP Inday Sara. At yun na nga, napaamin nila si Ms. Gina Acosta na since siya ang tinuturo na SDO, siya nakakaalam ng mga questionabling resibo ayon kay VP Sara dahil wala siyang kaalam-alam. Kaya yun ang tinanong. Hindi ba? So after this, since may nahukay na tayo, no, may nakita na tayong mga kwento, mga katotohanan mula kay Ms. Gina Acosta na yung 125 million ng OVP, hindi naman niya ito ibibigay kay Colonel La Chica kung hindi utos ni VP Sara. Okay? So talagang dapat lang tanungin muna ay yung kanyang mga SDO. Total, yun naman ang tinuturo nila eh. Diba? SDO lang. Now, may pagkakataon pa ba kayong tanungin si VP Sara? So alamin natin ito ha, ito'y na-interview. Itong ito'y na-interview no si Congressman Joel Chua, bakit nga ba hindi agad tinanong si VP Sara eh nandiyan dyan na. Okay? So meron ditong instance mga clear na gustong sumagot ni VP Sara. Himayin nga natin kung bakit hindi siya pinasagot dito. Okay mga ka-clear, bago itong hearing na to, itong minuto na to or oras na to, ang nagtatanong dito ay si Representative Luis Tro kay Ms. Gina Acosta. May mga tanong kasi siya doon na mga hypothetical like this. Okay. Kung ikaw ba ang masusunod, ibibigay mo ba yung 125 million pesos ng buo kay Colonel La Chica? Okay? So yung pangyayaring yun, hindi naman nangyayari, di ba? Hindi pa nangyari. Hindi siya fact, di ba? So lumalabas yan hypothetical yung dating or based on mere speculation kung ikaw. So tinutulan yun. Di ba? Tinutulan yun. Mamaya explain ko sa inyo kung dapat bang tinanong ito o hindi. So panoorin muna po natin to. Okay na po kayo, Ma'am Acosta? Na po, sir. Okay. Salamat na po sa rest. Mr. Chair, may I seek guidance from the chair? Yes, Congressman. Yes, sir. Ay, ma'am. Ay, sir. Wala pa pong ano tayo. Di ba po tayo nag-garisyo? Yung medic. Actually, medic. Dito kasi maka-clear, ni-request ni VP Sara na magkaroon muna ng break dahil di umano ay umiiyak nung, umpisa pa lang umiiyak na yata ito si Ma'am Gina Acosta. Okay? So, parang nagpa-panic attack na dating, di ba? Pero, sabi nga natin, may reason ba para mag-panic attack kung wala ka naman tinatago? Diba? So, nagkaroon ng break samantala. Itong hearing. Nagkaroon ng suspension for a minute
para lang matignan si Ma'am Gina Acosta. Hearing resumes. Congressman Margoleta, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I know that our rules, procedure in aid of legislation includes supplementarily the use of the rules of court. Under the rules of court, Your Honor, which are the rules being used in the courts of law, hypothetical questions are not allowed to be asked. Are we supposed to insist on asking hypothetical questions? Could you please be specific, Congressman Margoleta? It's very specific, Mr. Chair. The witness is being asked hypothetical questions. This is allowed in the courts of law. If you're using the rules of court supplementarily, what is the purpose of asking hypothetical questions? Under our internal rules, the rules of procedure governing the proceedings before the Committee on Good Government under Section 16, it provides that rules of procedure and evidence in any meeting of the committee, the rules of evidence prevailing in courts of law or equity shall not be controlling. And the committee shall use every and all reasonable means to ascertain the facts in each case speedily and objectively without regard to technicality of law or procedure. Yes, Mr. Chair, we're talking of facts. All in the intent. We're not talking about hypothetical situations here. We're not supposed to be getting facts out of speculations. We cannot speculate on the questions that should be asked and answered. This will not benefit the committee, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you. Noted, Congressman Margoleta. Hanapin nga natin mga clear kung ano yung sinasabi niyang hypothetical. Ang isa sa nakita kong hypothetical dito, yung nagtanong siya na, kung ikaw ba ibibigay mo yung 125 million na buo kay Colonel Achica? Sabi niya hindi. Kaya niya lang daw kasi binigay yung 125 million pesos kay Colonel Achica dahil yun ang utos ni VP Sara. So that's hypothetical, di ba? Kasi hindi pa nangyayari yun. But anyway, explain ko sa inyo mamaya. Hanapin nga natin kung ano mga hypothetical na pwedeng tanong dito. Already that it was Colonel Achica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume ayun na kayo. Ito, i-assume to, definitely, speculation to. Okay? Ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Okay, ito, maliwanag mga ka-clear, ang tinatanong niya, kung ikaw ba, ikaw naman yung SDO, papayag ka ba? I-assume natin, di ba? Papayag ka ba na pipirma ka lang, di ba? Kung walang, wait lang for a while, again. Para mas maliwanag tayo. Kung nang maayos ay si Sir Lachica po, ma'am. Sa paningin niyo po, bilang special. Sa paningin, ha? Okay. Sa paningin nyo bilang special disbursing officer, so feeling niya, pinag-usapan dito, feeling niya, hindi feeling ng iba, hindi action ng iba, feeling niya, sarili niya. Special disbursing officer, tama po ba ng acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko please po... Please answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang special disbursing officer and you said from this liquidation report. In other words, tinatanong niya based on her experience to mga kaklira, based on her experience, not based on the experience of another. I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama? Yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon, tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niya ng maayos, ma'am, pwede po si Sir Lachica. Pero hindi eh. Ang tanong kasi dito ni ma'am, ni Representative Luistro, is based on your experience bilang SDO. Diba? Tama ba? Tama ba na i-certify mo kahit wala itong mga resibo nito ay questionable? So tama, pero tingnan niyo yung sagot, tinuro sila Chika kasi nakakalam sila Chika. No, ang question kasi dito is based on what you know,
based on what you feel, di ba? Based on your experience as SDO. Yun yung tanong ni Representative Luistro. So, dapat niya lang sagutin yun kasi sarili niya yun eh. Ang speculation, ano sa tingin niyo ang naramdaman ni VP Sara sa ngayon? Hindi niya pwedeng sagutin yun. Unang-una, wala siyang alam sa feeling ni VP Sara. Hindi pa sarili niya yun eh. Diba? Oh, sige, tuloy. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Ayan na. Ayan, kasi dito ginamit yung hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Actually, hindi hypothetical yun, mga kaklir. Kasi it's a fact. Diba? Nag-release siya ng pera, tapos wala siyang alam tungkol sa resibo. Hindi yun hypothetical. Kasi nangyari na yun eh. Diba? Kaya lang ginamitan niya kasi ng hypothetical, kaya na-trigger itong si attorney, ay si Congressman Marcoleta. Kung kayo po ang mismong magre-release nung pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Actually, tandaan natin, hindi pa nga rin yung hypothetical. Kasi sabi niya, kung ikaw ang magre-release ng pera, nirelease niya nga eh. Nirelease niya ng buo, di ba? Kay Colonel Chica. So, wala na doon sa kung. Kasi it happened na. So, walang hypothetical doon. Diba? Kasi, binigay niya nga eh. Inamin niyang binigay niya yung 125 on the day after maka-withdraw ng pera. Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. No, the question, Ms. Acosta, is... O, diba? Kasi wala siyang kaalam-alam. Mga kaklir, wala siyang kaalam-alam. Nagre-relay siya kay Colonel La Chica na security officer ni VP Sara. Diba? Hypothetical, no? Actually, hindi nga siya hypothetical eh. Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon. Ah, okay. Dito kasi lumalabas kung ikaw ang nagbigay doon sa 7 tao. So, iniisip natin wala sila Chica. Okay? Pero this time, hypothetical, bakit? Hindi kasi siya ang nagbigay. Okay? Bawal bang itanong yon? Kasi hindi naman nangyari. Well, hindi naman tayo nasa korte. In aid of legislation to. Ang tanong na lang naman dito is based on your experience. Based on what you know. Okay? Kung ikaw, total, ikaw yung disbursing officer at obligation mo magbigay mismo doon sa 7 tao. Diba? So, tama ba na tumanggap ka, magbigay ka ng pera kahit ang mga resibo ay kakatawa o walang printed name? Kayo po ang accountable disbursing officer. Papayag po ba kayo na yung 700 na yon tatanggap lang ng tatanggap ng pera tapos ni hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Okay. Si Ma'am La Chica dito, si Ma'am Gina Acosta, hindi siya expert witness. So normally, pag ganyan, expert witness ang tinatanong, mga hypothetical question. Pag ganito, ang tama, sana pwedeng, let's say lang ah, so halimbawa sa expert witness ang tatanungin. Okay? Dito ang tama sa may baba. Ano sa tingin nyo? Paano ito ginawa? Diba? Wala siya dun eh. Wala siya sa eksena eh. Pero because of the expertise nung tao, pwede siyang mag-conclude. Even the doctors. Diba? Yun yung mga hypothetical questions because wala sila. Pero because sa nakikita nila, pwede silang sumagot na pwedeng ganito. Pwedeng ganyan. Dito, ang tanong kasi dito, ikaw bilang SDO, tama ba na i-release
ang pera kung ikaw man ang naglilista, tama ba na kakaiba or kakatawa or yung mga resibo mo eh hindi tama or walang printed name. Tama bang tanong yun? For me, yes. Bakit? Kasi ganito naman yan eh, mga ka-clear, okay? Pag-usapan natin tong speculation. Pakita ko lang sa inyo. Kasi feelings naman niya yung pinag-uusapan. Expertise naman niya yung pinag-uusapan dito. Okay. Yan. Ang mga na-o-objectan, mga ka-clear, ito ha, kapag kayo nagko-cross-examination, kapag hypothetical question na, halimbawa, ganito nangyari, pero hindi nangyayari, pwede ka mag-ano talaga, based sa rules of court, pwede ka mag-objection, Your Honor, speculation. Yeah. So, yan yan. The speculation, okay, the speculation, objection can be used in two different situations. First, if a witness does not know a fact, does not to be true or not, but testify about it anyway. So wala siyang alam kung totoo o hindi. Dito sa sitwasyon na to, SDO ka. Ikaw nag-certify. Di ba? Ikaw nag-certify eh. Ng mga ano, ng mga ginastos. So may alam ka about the fact. So kung alam mo about the fact, pwede kang tanungin patungkol doon. Kung ikaw ang nagbigay, ito o mga resibo, tama ba to? Tatanggapin mo ba to? Diba? So, this testimony would be objectionable as speculation. Diba? Kasi you do not know the fact. Eh, alam niya eh. Alam niya yung fact. Bakit? Sa kanya sinabmit yung dokumento, yung final report. Eh, di ba? So bumabasi lang doon ngayon yung mga resibo. Nasubmit na yan sa ano eh. Nasubmit na yan sa COA. So SDO ka, alam mo yan at sinabi ni VP Sara na alam mo yung tungkol sa resibo. So hindi mo pwede sabihin wala kang alam dun. So hindi rin siya hypothetical kung tutuusin. Nagkataon lang na hindi ikaw kasi yung tao na nagbigay personally doon sa pitong tao na walang printed name yung resibo. Pero alam mo na pumasok yan sa report. So you can be asked on that. Ba't ka pumayag? Tantanong sa'yo, tama ba? Kasi SDO ka, pumayag ka na, yan ang kasama sa report, dahil may tiwala ka. Ang tanong na lang dito, tama ba? Ito. Diba? Ang tanong ngayon dito is, based on what you know, based on your experience, and based on what you feel. Base na rin doon sa mga dokumentong sinabi sa iyo. So I don't think it's really hypothetical kung tutusin. Okay? Okay. A witness must have a personal knowledge of a fact to testify about the fact, about that fact, and put it into court record. So, ang tanong mga ka-clear, meron ba siyang alam tungkol sa resibo? Yes. Bakit? Ginamit nila eh. SD okay. Pangalawa, ang mga perang ito, nirelease mo ba? Yes. Alam niya pag-release. Diba? Kung paano ito ginastos, alam mo ba? Sabi niya, hindi. Pero nag-certify ka na ito ay nagastos. So, you can be questioned. Doon sa mga pangyayaring iyon. So, ang tanong mo, ayan, nireport niya sa COA, ito mga, sinabmit niya sa COA, ito mga questionabling resibo. Tama ba to? Dapat bang isubmit to? Kapanipaniwala ba to? Kaya kung ikaw, SDO ka, dapat mo bang tanggapin to? Itong mga questionable ng sibong to, papatulan mo ba to at i-report mo? O di ba? Hindi naman siya hypothetical kung tutusin. And, if ever man na hypothetical ang dating nito, so, ito ang sabi ng ibang korte, mga ka-clear. Ano sabi dito? Ayan, no? Anong reference natin for a while? Ayan. Legal intelligencer, the whole truth, addressing hypothetical questions to lay and expert witnesses. Okay, dito tayo. Ayan, no? Sabi naman ito eh. Similarly, courts have found that hypothetical questions to lay witnesses are proper when they touch upon their personal knowledge and experience of institutional practices and policies. Diba?
Pwede naman eh. Depende kung ano yung expertise mo, ano yung pagkakaalam mo, eh SDO siya eh. So pwede naman tanungin, di ba? Okay, so balik tayo sa video. So alam na natin kung saan ang hypothetical. Ah, okay, punta na tayo kay, ano, kay Sir Marcolet. Okay, dito tayo. And all reasonable means to ascertain the facts in each case speedily and objectively without regard to technicality of law or procedure. Yes, Mr. Chair, we're talking of facts. All in the intent. We're not talking about hypothetical situations here. Well, we're ako, not supposed to be getting facts out of Ako mga ka-clear ha, actually yung question na yon nabanggit lang ni Congressman Luistro na hypothetical siya, but kung i-evaluate ko, ako, hindi siya hypothetical. Kasi may pinagbasihang facts si Representative Luistro. And at the same time, it's VP Sara who admitted na si SDO lang ang nakakaalam tungkol sa mga resibo. Diba? Valid question. For me. Okay? Speculations. We cannot speculate on the questions that should be asked and answered. This will not benefit the committee, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you. Noted, Congressman Margolet. Mr. Chair. Dagdag lang po na response, Mr. Chair, since always po ini-invoke na kung ano dapat na conduct ng committee, ano yung bounds ng mga discussions natin. Mr. Chair, again, ang ginagawa po natin ay initiative legislation at hindi po tayo makakagawa ng mga batas, hindi natin maaral yung pwedeng maging mga batas kung hindi natin pag-uusapan yung mga posibleng scenarios kahit hindi pa nangyayari, Mr. Chair. We can't have good laws kung hindi natin pag-uusapan paano yan pwedeng ipatupad, paano yan pwedeng maabuso, which means yung nagiging line of questioning ng ating colleagues are essential to the conduct of our proceedings sa committee. Ilang, Mr. Chair, thank you. Yeah, may point si Congressman Manuel dito kasi, di ba, kaya kayo nag-iimbestiga dito, ano pa yung maaaring mangyari kapag naabuso to? Di ba? Doon kayo tumitingin eh. Paano mape-prevent ito? Diba? Pinag-usapan nyo yung posibilidad ng yung paggawa nyo ng batas doon sa mangyayari in the future dahil sa pang-aabuso ng ganitong sitwasyon. Okay? So, Chair, this is the problem of non-lawyers. They insist on something that should not be done. Noted, Congressman Margoleta. Okay, eh, sabi nga natin, ang rules of court is supplitory lang. Hindi tayo pwede maging stricto dito kasi wala naman sila sa korte. Okay, hindi naman nila kino-cross-examine to eh. Wala naman cross-examination dito. Diba? Investigation to in aid of legislation. So, any question pwede. As long na hindi ito mag-violate nung sa tinatawag nating right against self-incrimination. Okay, at dapat may paggalang sa witnesses. Yun lang. Mr. Chair. Yes, Madam Vice President. Can I answer as head of agency of the Office of the Vice President? Can I answer as head of agency of the Office of the Vice President as well? With respect to the? To the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. No, you are not allowed. Please continue, Congresswoman Luisto. Okay, so nakita natin kung ano lang ba yung gustong sagutin ni VP Sara. Hindi naman yung patungkol sa confidence. Ang kino-question niya lang dito is about the rules of court. Tandaan natin mayroong sitwasyon dito na pinunta niya si Congressman Joel Chua. Sinabi niya bakit hindi nagpa-follow ng rules of court, dapat may markings of evidence, etc., etc. Alam ko, yun yung isa sa mga tinayuan niya dito. So, hindi naman pala yung tungkol sa confidential funds ang gusto niyong sagutin na nag-voluntaryo siyang sumagot. No, it's about the manifestation of Congressman Marcoleta about the hypothetical question. Kaya hindi na siya pinatuloy. Bakit? Hindi, resolved na to eh. Diba? Noted na. So, in other words, hindi naman siya gustong sumagot. Kaya lang, ang gusto niya sagutin is tungkol sa hypothetical questions about the rules of court. Okay? And rules of the procedure. Okay, so tingnan natin ha, pakinggan din natin itong sinabi nitong si Congressman Chua, bakit hindi niyo pa tinanong si VP Sara on that day. Okay? So, panoorin po natin to.
po, ano na, kung ano man po rekomendasyon, eh malaman na po natin at we move forward to the next step kung ito human po ay hahantong sa impeachment, for example, or any other graft case kung sakasakali man. Tama po kayo dyan. Mm-hmm. I agree with you. Siguro mga isa, dalawang at most, baka dalawang hearing na lang po to dahil medyo papunta na po tayo sa dulo. Okay. Opo, kailan po ang yung next hearing, Congressman? Friday po. This Friday? This Friday. Opo. Opo. Congressman, bakit po, baka lang po na-miss ko kung meron pong ano, nangyaring ganoon nga, bakit po walang nagtatanong kay VP Sara kahapon po sa hearing? Eh, considering po na sabi nga ng ilang kongresista nung wala siya, magandang humarap si VP Sara para masagot ang mga katanungan. Pero kahapon po, hinihintay namin na may magtanong sa kanya sa mga kwento po nitong sila Gina Acosta o maging nitong si, Paharda. Paharda. Siguro kung hindi po nagkaroon ng emergency, papunta na rin po kay VP dahil siyempre ang tinanong muna yung mga nakapaligid sa kanya. Eh. Mm-hmm. So, but biglang nagkaroon nga po yung hindi naman natin po inaasahan dahil natagal sa mga admin matters, no? Inabot po kami halos ng mga past 12 or almost 1 na yata yun. Mm-hmm. Kaya nga po, nung nagsimula po kami, medyo late na dun sa interpellation. Siguro kung hindi po nangyari yon, may mga iba pong nagtatinga na hinahanap nga po si Bibi. Unfortunately, nung time na yun, wala po si Bibi dahil isinugod na nga po yung isang staff niya. Opo, pero hapon na nga po yun. Pero Congressman, we respect ha, na kayo po ang presiding chairman. Okay, so mga clear ha, nakita natin. Bakit nga ba hindi pa natanong ito si Bibi Sara? Ito lang yung analysis ko. Mas inuna nila talaga yung mga tao. Diba? Most probably kasi di naman nila expect natin si VP Sara. Eh. So ito mga nagtanong, diba? Katulad ni Congressman Luistro, prepared siya, may papel siya. Eh. Prepared siya to ask Gina Acosta bakit. SDO nga siya. Eh. Siya yung tinutulungan ni VP Sara. I have no comment on that, no? Because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAW, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Baka kung si VP Sara ang tanongin nila, maikot-ikot lang sila. Tanda natin, pag nabigyan ng mic si VP Sara, kung saan-saan lumiliko. Diba? Kung saan-saan lumiliko na sagot. Samantalang kung inuna nila si, katulad dito si Gina Acosta, minatumbok na agad eh. Tumbok nila kung sino nag-utos na ibigay yung 125 million kay Colonel Achica. So yun lang tingin ko. Tingin ko yung inuna nila talaga yung mga tao ni VP Sara to get info from them, sa akin mas okay yon. Kasi mahihirapan kung meron man balak itanggi rito in the future or magtatago ulit ng kung magtatago ng katotohanan, mahihirapan nilang buwagin yung mga admission ni Ma'am Gina Acosta. Diba? Well, anyway, sana sa Friday dumating na si VP Sara para maibangga itong mga admissions sa iba niya mga tao dun sa maaaring sabihin ni VP Sara. At ito naman para malaman natin ang katotohanan. Malay natin, diba? Mas may makuha tayo kay VP Sara at mawala na yung agam-agam na di umano, bigla na lang ni Waldas. Actually, yung word na Waldas, tinanggihan niya na, inobjectan niya ni VP Sara. Pero yun pa rin yung issue eh. Na Waldas nga ba? Yung 125 million pesos sa kamay ni VP Sara. Dahil siya yung namumuno eh. So, hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan, inyong kalapatan.